Yan mga tongs, magandang araw sa inyo lahat. Papakita ko po sa inyo kung paano ilagay ang sako ng sibuyas sa ulo-ulo na pantarigi. Ito po ang ginagamit ko, ulo-ulo. Stainless po ito at saka nilagyan ng tingga sa gitna para mabutasan, pumasok ang stainless. Kailangan ho natin ng sinulid. Sinulid na. Tapos, ito pong celluloid na ginayat. Kailangan po maganda ang pagkagayat. Meron na po tayo ditong na himay-himay na sako ng sibuyas. Atin lang pong puputulin. Kailangan po ay pares-pares ang pagputol. Meron pa ako ditong sukatan. Ito po. Dalwa-dalwahin na kagad natin para madaling matapos. Matagal din po kasi mag putol-putol dahil marami po ito. Medyo makapal. Kailangan po natin batakin lang para kuminis. Kumbaga ay mawala yung kanyang kulubot para lalo siyang gumanda. Tingnan. Makintab. Yun! Nalaglag na. Automatico yung aming ano nenay. Yang pag nagagalaw ay mubukas ka agad. Ito. At isuka ito natin. Wow. Ating putulin. Medyo masakit lang ito sa kamay pag hindi ka pa sanay putol. Ito. Wag lang ho natin iwa kalimutan na hilahin natin para kumintab siya. Yan, dalawa na naman. Hila. Ang ganda na siya tingnan, no? Wala nang kulubot. Dalawang klase ho itong aking pamain sa pantanigi. Isa po yung yung may sako ng kiat-kiat. Ay hindi po ako nakabili ng sako ng kiat-kiat, kaya sa next video ko lang siguro ipapakita. May diskarte po kasi ako doon sa paglagay sa ulo-ulo para magsalitan ang kulay ng pula at saka orange. Diba kulay orange yung nilagay sa yung sako ng kiat-kiat? Ito naman ay pula. Akin yung papasalitin. Kaya may diskarte. Baga ay may kanya-kanya tayong diskarte sa paggawa ng pamain. A few moments later. Pwede na siguro ito. Tapos tali natin dito sa ulo-ulo. Oy, lagi gitu.
kailangan natin na sinulit. Itong sinulit ito ay tinatundubli ko para mas matibay. Mahigit sa isang hindi pa. Ang haba. Para marami ang pagkabuhol. Hindi kagad siya matatanggal pag kinain ng isda. Bago ang paglagay natin dito ay ito. Yan o, paganyan. Yan. Iikot natin para pares-pares ang kapal. Kailangan medyo mahigsi dito. Dito sa kabila. Tandaan nyo muna yan o. Ganyan ito. Yan. Paganyan. Ilalagay. Ganyan. O. Medyo maiksi dito. Pag natalian natin ng sinulid, pag binaligtad ng ganyan, maganda ang pagkahubog. Matulis. Ah, talian na natin. Diba maganda na siya? Tingnan. Bumubuka. Para na siyang gaway ng pusit. Ayan, nakabuka. Tali muna natin. Kailangan maraming bowl na gagawin. Para kung sakali maputol man yun sa ibabaw, ay meron pa sa ilalim na nakabuhol. Hindi kagad siya matatanggal. O hindi kagad siya maghiwalay-walay. Ayan. Ikutin uli. Tapos. Ikot na naman ito. Ayan. Bulo li, bul. Bul, kailangan mga tatlong buhol ang gagawin. Yan. Tali uli. Ito, last na buhol na ito. Putin natin para lalong migpit. Yun na, naputol na nga. Ngiti natin pagkabuol. Yan. Ikot. Buol. Ikutin natin ito. Yung nasa unahan na sinulit. Tapos, bulo uli.
Yan. Tapos na, pagtali ng sako ng sibuyas. Ngayon, pagputol naman natin ito sa sinulid, kailangan medyo may allowance. May allowance siya. Huwag natin isagad, baka ay madaling maghiwalay. Kaya natin ibabaligtad. Ito ang sinasabi ko kayo na pag binaligtad mo, matulis siya, patulis. Itong iba na medyo mahaba at ito siyang guguntingin. Kailangan ang gunting ay medyo pa-slide, patulis din, patulis. Paganyan. Ito na. Ang ganda na tingnan, di ba? Tapos, talagyan na natin ang celluloid na ginayat para mas lalong kumintab. Para nakaakit-akit sa isda. Akala niya tunay talagang pusit. Para ulit tayo ng celluloid. Ball. Lahi muna natin ito para mawala ang kulubot niya. Mas gumanda siya tingnan. Yan. Na. So, paglagay nyo dito, kahit na parehas ang ano niya, kailangan ay parehas ang haba. Dito. Ito ang inyong susukatan. O, yan o. Puputuloy natin dyan mamaya pag nakakali na to. Kailangan ay pantayin natin ang celluloid pares-pares ang kintab. Ikot buhol. Ikutin ulit natin. Bola na naman. Para pag kinain siya ng malaki isda ay hindi kaagad mababaklas. Kagad maghihiwalay ang mga ang mga sako na atin nilagay sa ulo.
Sa pasiguro. Yan. Kailangan ni mahigpit ang pag kakatali ng inyong ano sinulit pagkakabuhol niya mga kailangan maganda ang pagkabuhol yan kailangan ay patuloy na ulihatin. Itong dulo ay ating guntingin. Para siya ay maghiwalay-walay. Yung kabilang dulo ay papantay din natin dito. Huwag niyong kalimutan na ang paggunting niyo laging paganyan. Laging patulis. Sana. Yan, tapos na ating pamain sa panimigay. Pawisan din ah. Yan mga tongs, tapos na tayo sa pagawa natin ng pamain na pantanigi. Ito na ang kinilabasan niya oh. Ito na ang kintab. Sa ngayon ay yan lang muna ang matuturo ko sa inyo sa pagawa ng pamain. Okay, subscribe na lang po ng aking channel para updated kayo sa mga video na aking gagawin sa patungkol sa paggawa ng iba't ibang pamain. At ganoon din po sa ano sa paghuli kung paano hulihin ang mga sari-saring isda, isdang dagat. Maraming salamat sa panonood.